sa Facebook, kunyari yung crush mo, nagpalit ng profile pic, huwag mo daw ilalike agad sa kasagsagan ng pagka-upload niya. Mga after 2 days daw para ay napansin niya na nilike mo. Kasi syempre, mapagka-upload, pak! Like ang mga tao. Huwag ka makikipagsabayan kasi hindi kanya mapapansin. Be, natutunan ko yan. Na-apply ko yan. Minsan, alam mo kung ano mas maganda gawin? Ha? Hindi kasagsagan ng pagkakalike ng mga tao, di ba? 1,000 likes, ganyan. May pa-heart pa. Mag-angry react pa. Gusto ko yan. Bakit? Bakit mag-angry? Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkwekwentuhan, chismisan, at kudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperehan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kamusta kayong lahat today? Welcome back na naman po. Isa na naman pong episode. At ang episode na ito, marami pong nag-request sa topic na ito. At hindi ko alam bakit kaya. Jazz, di ba meron na tayong episode kung paano galingan maging single? Eh, paano naman lumande ngayon po sa gitna ng pandemya? Yan ang tanong ng mga tao. Paano naman ako lalande? Nasa bahay lang ako. Kaya nagtawag po ako sa isa sa pinakamalalandi kong kaibigan. Opo, siya po yun. Let's welcome Real Ramos. Real Ramos, pasok? Napakaganda naman ng title. Iba talaga. Parang gusto ko i-claim, ipa-trademark, ipa-copyright. Gusto mo yun, te? Pinakamalandi. Pag ako hindi nagka-jowa, kasalanan mo to, Jess. Ay, te, kamusta? Okay lang. Alam mo, anong oras na ba? Alas 3. So, it's 1 o'clock. Let's go. Gusto mo yung alas 3 po ng tanghali? Ay, Lord's, siya po ay nag-wine. Lord's Prayer na, girl. Lord's Prayer. Tayo po ay tumahimik ng panandalian. Charles! Ay, te, ayun nga. Then, nag-chikahan na po kasi kami kanina. Ang dami nga namin naisip na topic eh. Tapos, sabi niya, nakamove on na naman. No, siya mo? Char. Ang gusto ko naman ay paano lumandi. Te, paano ba lumandi ngayon? Nasa gitna tayo ng crisis at pandemya. Kasi si Real Ramos po, sige, intro. Wait lang. Isa po yan talaga sa ano eh. UPLB Magingay. Kilala po yan sa UPLB din. Isa na naman pong DevCom graduate. Lahat ata dito ng mga nag-guest ko, DevCom, UPLB. Tapos, kami pa ay magkinakapatid sa org. Yan. Kaya yes, kami. Let's go UP ads! Yes, hello sa mga UP ads. So, yun, Ted. Tunuan mo ako para luman, eh. Alam mo, medyo madali lang naman. Wow! Ang importante, ang pinakamahirap pala ngayong pandemic, sa paglandi is walang personal presence. So, walang stage presence. So, gagalingan mo yung virtual presence mo. I think yung pinaka challenging right now is how to be entertaining or interesting online. So, sisipagan mo talagang mag-chat. Mag-chat? So, paano mo sisimulan yung chat? Alam mo, simula tayo sa Facebook. Ang Facebook, ang mother of all dating apps, kung saan merong tinatawag na poke. Uy, may poke pa! May poke pa! Sobrang may poke pa. At may nag-poke sa akin nung may kailan lang. Pa? Meron, kaya nga naloko ako, girl. Parang ko, ay, buhay pa pala itong feature na to. May pet society pa ba? Hoy, tanda mo dati yung may binibenta ka as friends for sale. Oo, friends for sale. Oo, saka Mafia Wars. So parang, may nag-poke nga sa akin a couple of weeks ago. Tapos parang ako, hindi naman ako pinanganak kahapon. Alam ko naman kung ano yan. Wow. Hoy, te, parang hindi poke, wave. Wave na yata. Or oh, poke? May poke talaga? Oo, yung wave sa Messenger mo na gagawin yun eh. Use of Facebook talaga na platform. May poke pa. So, thank you, noted masis, po ito. Click-click tayo ng poke dyan. Tapos, ano ba, Messenger, pero di ba yung Facebook, meron siyang dating na ngayon na feature? Oo, pero I haven't used it. Ako din. Oo, kasi parang medyo nakatakot. Kasi wala akong dating apps. Oo, wala siyang dating apps po. Wala akong Napag-usapan Tinder. Na namin yung dating apps sa isang episode. Listen to episode number
3 yata, sorry. Ay, 4 about online dating apps. So, ito naman ay how to landi in general. Pero nga, nasa gitna ng pandemya ate. Sabi ko nga, pote, hirap na hirap. Ay, sorry, napamura si Tanga. Pote, hirap na nga po magkajawa nung wala pang pandemya. Ikinulong pa sa bahay. Paano pa magkakajawa? Paano na po kaming mga single? Paano na tayo? Kaya sinabi nyo na lang, maging halaman kami. ang hirap nga talaga, pero sabi nga ng BDO, we find ways. So, kailangan nating galingan mga sis kung gusto yes, natin. Yes, mga jasters te. Mga jasters. Patingin mo naman sila. Hi jasters, single ako. Wow, charot. Wow. Real Ramos, 09. Wala siya. May number. O, yun ako te. Sige. Ayun, so... Sa Facebook, there's a lot of ways for you to make lande, especially there are groups. So, yung mga trash talkan, yung mga UPLB tambayan. Yeah, UPLB tambayan. A place where you pretend to be in poblacion, in today's Join kayo ng join sa mga group na yan, mga moms, kasi hindi lang naman connections yung mga kuha nyo dyan, but pwede din interesting connections. Charot. Hoy, alam mo, oo, sa UPLB Tambayan, ang dami kong nakita ng mga nagka-message dyan, nagka-jawaan na. O, di ba? Parang, sabi nga nila, parang online lang ngayon yung pagtambay mo sa mga bar, but you can still do it. Pero kasi, alam nyo, may mga zodiac sign kasi talaga yung sobrang walang kwenta kausap eh. Ako, tamad na ako sa inyo mga Capricorn kayo ah. Hindi namang okay kausap. Anong zodiac sign? Okay kausap. Ay, sa pampangalawang walang kwenta kausap, Aquarius. Ay, putang Aquarius ako. Ano ka? Ayusin nyo naman magbigay ng topic. Ano ba naman yan? Huwag kayong puro main ka na, be. Ano ulam nyo? Ay, umay na umay na rin ako sa ganyang usapan. Kumain ka na ba? Ano ulam dapat mo? Maging creative kayo sa topic na gusto nyong i-open up. Di ba nauso yung anong favorite mo number sa electric fan? So, ano uso ngayon? Yung mga uso ngayon, kunwari may nakita ka sa picture niya, kunwari may aso siya, di ba? Tapos, pwede mo siyang tanongin na parang, wow, will you ever be a cat person? Ganon. Parang magalit siya. Parang may aso nga sa picture. Ba't mo magiging cat person? Parang, gusto ko yun! Bakit ka nag-reply? Tapos magkaka-message dyan na kayo, no? Oo, di ba? Tapos parang sasabihin mo, de, joke lang. Ano, dog person din ako. Eme, at least may anarangkada ka na. Sinimulan mo na. Yung paglandi sa Facebook, syempre, mga ano yun, mga friends mo. So, mag-a-add ka kung may na-crushan ka. Ngayon kasi ako, hindi na ako masyadong nag-a-accept ng mga di ko kilala sa Facebook. Ikaw? Hindi naman requirement ngayon na maging friend mo sa Facebook to message them. Pwede messenger contact lang. Ano ka ba? Message request. Na-excite ka rin ba kapag may message request? Hindi, nasa-panic muna ako. Eh, baka yung boss ko, Joe. Yung mga message request na yun, yung mga dulot yung masamang balita. Oo, minsan. Diba? So parang ako, message request. Pero okay lang, kasi papansinin ko naman, pag di ko kilala spam, move to spam. Ganun lang yun. Taas. Taas ko. Meron din ako palang tip pag ano, paglandi sa Facebook. Kunyari yung crush mo, nagpalit ng profile pic. Huwag mo daw ilalike agad sa kasagsagan ng pagka-upload niya. Mga after 2 days daw para ay napansin niya na nilike mo. Kasi syempre, mapagka-upload, pak! Like ang mga tao. Huwag ka makikipagsabayan kasi hindi kanya mapapansin. Be, natutunan ko yan. Na-apply ko yan. Minsan siya. Alam mo kung ano mas maganda gawin. Hindi kasagsagan ng pagkakalike ng mga tao, di ba? 1,000 likes, ganyan, may pa-heart pa. Mag-angry react pa. Gusto ko yan. Bakit? Bakit mag-angry? Para ma-ano siya? Mag-angry react pa. Kasi parang, oh, sinong galit sa picture ko? Curated to, inedit ko pa. Tapos makita niya may angry react. Oh, may galit na sa akin si Jazz? Galit ba siya sa akin? Ay, ano ba yan? Parang pagtapos ko i-message kanya, edi panalo ka na. Kung hindi kanya i-message, at least napansin ka yun for sure na parang, ay, nag-angry react Apple. Noted yan, noted. Gusto ko yan. Gagawin ko yan. Next. Sana mag-upload na yung crush ko na bago. Tapos eto pa. Never comment on your Facebook crush's post. Always private message. Kasi noted. Marami ka ng kalaban sa comments. Doon tayo sa walang pila. Doon tayo sa VIP.
So, diretso ka, slide to that DM, and then sabihin mo, ha ha ha, funny nung meme. Ganon! So, yan. Or mas maganda, kung nag-post siya ng something na meme na funny talaga, hanap ka na mas fun, ng funnier na meme talaga, pero same topic, kunwari, yung meme niya about the government, hanap ka ng funnier na meme of the same level, sabihin mo, lol, ganito din yan. Wow! Ganon! Sabihin niya, ah, oo nga! Tapos doon ka na magsimula na, ano ulam mo? Ay, gusto ko yan. Ano ulam? From meme to ano ulam mo? Ang ulam ko ngayon, char! Eto te, paano naman kung may crush ka, tapos friends kayo sa Facebook, tapos matagal mo na siyang crush as in ilang years na, wala tong ano. Tapos wala kayong initial, hindi, aray ang sakit. Wala kayong initial conversation. Paano mo sa start? Tagal na kayong friends. So there's a reason kung sa bakit lang, mo sa social inad media. Or bakit ka nga inad. Tapos never kayong like nagkainuman or something, nag-hang out or something before? Mm-hmm. Or hindi to based on experience? Wow! So like online friends lang kayo. Paano yun? Paano mo ako, start yung ganun? Alam mo, sobrang dami ng creative ways ngayon to make papansin to your crush. Like, nakita mo ba yung nag-send ng survey form? Na parang, uy, pasagutan naman, please. Tapos, pag in-open mo yung form, lalabas doon. If you would be able to go out after the pandemic, would you date me? Yes or no? Yun lang yung tanong dun sa survey, sis. Ang galing ganun? Yun. Bakit hindi na-send sa akin yun? Hindi ikaw yung target market. Okay. So parang ko, ang galing nun. Gusto ko yun. Diba? Kasi parang, sabi mo lang, may research lang kasi ako for your work. So, pwede pa sagutan. Tapos pagka-open niya ng form, lo, papansin. Crush ako, char. Pero o nga, tama ka. Andali na ngayon. Pero simulan mo nga muna sa mga pag-like-like, no? Bago ka talaga mag-slide into DMs. You know, I mean, sige, for sure. First level or first phase is attraction. So, like, i-curate mo na yung mga featured photos mo sa Facebook. Yung profile picture mo, utang na love, tigilan natin yung mga todo, yung brush stroke. Maging totoo laman tayo para kapag nakita sa personal, ay, kamukha mo. Mga ganon level. Mm-hmm. Tapos, do not be afraid to open up a topic. Kasi parang, sobrang daming content available ngayon. So, kung i-message mo yung crush mo out of the blue na parang, uy, yung Blackpink may bagong single. Eh, kung K-pop fan siya, so parang, Eddie, go. Ayun pa, dapat galingan mong alamin yung interests ng crush mo, na parang kung crush mo naman siya, alam mo naman talaga yung interest niya. But don't sound like a creeper. So parang, for example, nag-post siya ng food. Oh, don't sound like a creeper. Pag nag-post siya ng food from Tasty na post or like something, sabihin niya, oh, I miss Korea. Ganun siya. Eh, nung galing ka na ng Korea. Diba? Okay, so, baka paano? Ikaw kagad, slide ka kagad sa DM. Alam mo ba, mas masaya sa Busan kesa sa Seoul. Ganun. Kung gusto, kung babalik kami, itinerary ako, share ko sa'yo. Ganun! Gusto ko yun. Diba? Sound helpful, but at the same time, ikaw lang yung nakakaalam na may hidden agenda ka. Hoping that he would take the bait. Wow! He would take the bait. So, parang yun. Kasi Facebook pa lang tayo, Mia. Meron pa tayo Twitter, saka Instagram. Ayun nga, may nabasa akong article. Sige, punta na naman tayo sa Instagram. Parang may nabasa ako na article na ang Instagram daw ngayon ay isa ng dating platform. At parang isang way doon ay yung tayo yung pagpo-post sa IG stories. Ikaw ba? Parang may pinoproject ka? Parang ano, ay, hindi mo lang iniisip, ay hindi mo lang outright sinasabi, pero meron tayong mga pinagpapapansinan tayo sa IG story na kapag na-view na nila, naman. Okay na tayo. Ita-timing mo yung IG story mo sa panahon na online yung crush mo. Ano ka ba? Tapos i-view mo agad, huwag mo na i-view. Okay, time to IG story. Alin yung story niya? View mo agad. Kasi ikaw yung nasa top nun kapag nasa view ka, di ba? Tapos makikita niya may story ka din. Kiklik niya rin. So parang ikaw, let's go. Nung lumabas nga yung bagong album ni Ariana before, ay, todo, sing along talaga ako. I'm a beast, I'm a need space. Aura ka lagi.
Ara ka lagi, girl. Thinking na alam mo manok panonoodin ng crush mo, tiwala lang. Tapos mag-slide siya may... sa DM mo. Oh, sasabihin niya, cute. Parang, ikaw naman, ah, hindi mo masyado. Kahit ang mga 3 takes mo na yun or 5 takes mo na yun. Parang pinaghirapan ko yan. Pawis na ako pa-story dito. Thank you for appreciating. Tapos yung mga tipong lagi yung nag-story na nag-away. Nako, eme, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin niya, grabe, every night ka ba lasing? Sasabihin mo, ha? Huh? Hindi ako nalalasing. Ganon, girl! UPLB mag-ingay! Hindi kami nalalasing. UPLB! Sumusuka, hindi sumusuko. Yes, te. Talaga, UPLB diba? Talaga. Oh. Pagkasuko, inom ulit. Sayang kasi yung bucket. Charot! So, yan yung DM. May problema ko, lang tayo. Sa Instagram. Tago, ano? May... Kasi di ba yung Instagram, meron siyang disappearing parang photos? Ah, oo. Na-try mo na yun? Oo. So, mga jasters, munting paalala lamang, kapag nag-send yung crush nyo or yun nilalandin yun ng disappearing photo, wag na wag po tayo magsi-screenshot. Kasi nakakahiya po. Malalaman nila na nag-screenshot ka. True ba? Hindi ko alam yan. Kaya, kung may extra kayo na phone, picture ka na. Nakita nyo na disappearing photo, picture nyo. Hindi ko alam. Oo, ganun yun. I mean, yung stories ngayon, if you take a screenshot, they won't hindi know. Na. Pero kapag disappearing photo siya sa DM, sa direct message, malalaman nila. So, don't do that. Nakakahiya. Mawala ka na lang din. Noted with things. Wala pa naman akong sinendan ng disappearing photos at sinendan ako ng disappearing photo. Sa mga friends yun, kadalasan. Darating din ang panahon. Wow! Nakaka-receive ka ng disappearing photo na unsolicited. Wow! Marami ka na bang na-receive? I invoke my right to self-defamation. Ay, alam mo, Dente, ang dami kong mga friends, hindi ko na lang babanggitin, na yung mga naging jowa nila, parang, though kilala nila in person, sa Instagram unang nag-usap. Yung, I mean, dahil din sa kapopost sa Instagram, doon nakikita. Siyempre, doon nakikita yung interest eh. Diba na, siyempre, ipopost mo yung interest mo talaga, diba? Tapos doon makikita na, ay, like niya rin pala yun. Doon mga, ang dami doon nag-start ng pakikipag-date at nandi. Sa social media, yung social media mo ngayon is your slum book profile. Mm-hmm. So, you wanna post something that's really interesting to you. Para when someone asked you about it, the conversation would last days and like weeks. Hindi yung sobrang konti lang yung alam mo in one topic tapos you posted something about it. Kasi kapag tinanong ka ng crush mo tapos hanggang 1 hour na yung pag-uusap nyo, putol na yun. Ano ba yan? Nakakalungkot. Parang ano din, no? Be yourself. Lagi ko yung sinasabi dito sa podcast. Kasi ako, oo, ang pinopost ko rin sa IG, minsan na puta, parang masyado ako yun na, yung pinost ko na yun na. Yung kapag yung nagwawalwa or yung mga nagpapatawa ako na IG story. Pero at least ako yun, gets? Oo. As in like, kunwari, when I was posting a lot about stories na partying, ganyan-ganyan, or like sa poblasyon, ganyan-ganyan, ang daming nagme-message na parang, ano ba yan, puro ka walwal, ano ba yan, puro ka party. Mm. Eh, may pang party ako eh. Ikaw ba nagbabayad? Eh, sa may event ako eh. Anong gagawin ko? Anong pigilan ko yung sarili ko? Magmukmuk ako sa condo? Hindi, lalabas ako. Kaya yes, ganyan talaga yung stories. Mm-hmm. If you post something, make sure na kaya mo ipaglaban yon hanggang kamatayan mo. Wow! So, pag sinabi ko, hanggang 24 hours lang. Ravenclaw ako. 24 hours. Yes, sorry. Kaya ko siyang ipaglaban hanggang 24 hours. Hoy, nare-record. Nasa-screen share ang ano, stories, ha? Nare-record yun. Ingat-ingat din kayo. Nasa-save. Wow! Nasa-save, oo. So, make sure yung stories nyo curated, best angle nyo, yung naligo naman kayo na level, especially kung may target market kayo. Tapos, bentang-benta ngayon yung lagi may pa-background music ka when you're doing a story. So, parang, malalaman niya, ay, she listens to this. Wow! Ganon. Gusto ko yun. Tay, ako din ganon. Sineshare ko yung mga pinapakinggan ko sa Spotify. Hindi dahil. Hindi ako. As in, like, pinapakinggan ko. Piniplay mo? Oo. Wow. Ganon tayo. Gagayang-gayang technique na yan.
Hindi, doon rin kasi nalalaman na, ay, same kami ng Taysa Music. Eh! Totoo. Although, nagkaroon ako ng discussion with this guy na parang sabi ko, music genre or music taste is just a social construct. Kasi parang somebody could be listening to someone, a Grammy award-winning artist, but at the same time, listening to Donalyn Bartolome. So parang you can't really say na wala siyang taste sa music, di ba? So parang, if you find someone lang na talaga na pareho kayo ng music taste, at I think that's the best, pero don't call someone Jeje because of the music that they're listening to. Yes. Kasi social construct yun eh. Parang panya-kanya tayo eardrums, ikaw ba naglilinis ng tenga ko? True, I agree. Hindi porket indie-indihan ang pinapakinggan mo, ang cool mo na. Gets? Parang you can also listen to indie or ano, yung mga... Tapos nakikinig ka rin sa AGs. Saka Sex Bomb. Diba? Ganon, di ba? Ako gano'n. Akala mo naman, di tinapos yung Day 7, Season 26. Excuse me? Moshi-moshi chikiyaki. Oo, oh, di ba? Oh my, moshi-moshi chikiyaki. Ah, bakit? Alam namin yan. Pero nakikinig kami kay Tame Impala. Shout out, yes. Sa Queen. Oh, bakit? The Used. Pero kilala namin na Sex Bomb kasi kami ay rooted sa aming ground struck. Truth. So, nalalaman din diba? Ng mga listeners dito ang ating music taste. Pero tama pero yun, kasi, pag nakahanap ka ng kalandian na sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, parang, excuse me, block. Excuse bakit? Me, parang may nakilala na akong gano'n, Char. Oh my God, relate. Ito ba? Best. Oh, best. Oh my God. Like, how? Ano, parang, ay, hindi, nakakatakot magkwento. Parang, nanood yata kami ng UP Fair. Tapos sabi ko, oh my God, ang AGs kasama sa UP Fair. Pero nanood din talaga kami ng fair kasi nandun yung mga bands din. Besh, parang yak daw AGs. Sabi ko, ang inarak of AGs number one. Luha! Excuse me, parang yeah, hindi nakaabot sa video okay na kumakanta ka, nasasaktan ako, oh baby! Get be, may mga ganun. I don't think so. Ako, I would never call someone cheap because of the music that they're listening to. Kasi parang, oh, okay, so ibig sabihin, ganito yung range mo. It's just so happen na magkaiba tayo ng range, but that doesn't make you less of a person. So that's okay. So kung makahanap naman ako na nakikinig kay Donalyn Bartolome, tapos sabay kami kakatawa. Kakaipim! Tilahat! 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 Maganda yung sasak. Kanta lang lagi. Okay, ito pa. Ano wait lang, move tayo. So, Instagram. So, after na Instagram, Twitter. Ayan, Twitter. Meron din akong mga friends dyan nakakilala sa Twitter. Naniniwala ako na Twitter talaga is the platform ng Battle of the Wittiest. Te, pawitihan talaga sa Twitter. As in like, yung mga statements na hindi ko alam na mababasa ko, nababasa ko talaga doon. As in, yung latest ngayon, yung Tagalog daw na How You Like That ng Blackpink. Ano? Alam ko ano Tagalog? Gusto mo yun? Nabasa ka pala? How You Like That? Gusto mo yun? Gusto mo yun? Shout out sa mga Blink. Blink po ako. Blink po. Ako din. Blink ako. Pero sana galingan nila. Wow. Ayun, okay, sa Twitter nga. No, anyway, so, sa Twitter, na. Meron akong success story na narinig din sa Twitter. Oo, kasi parang pawitihan lang din naman sa Twitter and then like nobody cares kung ano man itweet mo as long as you're not, you know, a fascist or racist or a misogynist. So like, they call it like the woke Twitter, but I refuse to call it like that. I think in the limited character, parang with character limits, people on Twitter are so good into expressing their opinions and what they're fighting for, na dun mo makikita kapag meron kang crush na sasabihin niya na, oh, ano eh, tangina talaga ni Duterte. Tapos, makikita mo yung mga tweets niya. Eto ah, when you visit a person's profile, una mo i-check tweets niya. I'll go. Next mo i-check yung tweets and replies niya. Tapos yung media niya. Pero pinaka-importante yung likes niya. Kasi dun mo makikita the tweets that he's agreeing on, the tweets that interest him. So parang kunwari, noted. If he's saying something to you, tapos sa likes niya, bakit niya nila like yung mga ganito? Si Raul siya. Hindi na siya, X na siya sa crush list. Kaya parang hindi ka consistent, excuse me, diba? So, noted. Sa Twitter may mga success stories yan.
pag nag-tweet yung crush mo na parang, tayo na, miss ko nang pumunta ng poblasyon, mga ganon. Mm. Ikaw naman, major, kung ako yun, magre-reply ako ng parang, hoy, alam mo ba, Annex House is selling their mango rum and you can have it delivered to your house if you miss it lang naman. PSA, but with a hidden agenda. Nota dyan, gagawin ko. Hindi ko yun naisip. Hindi ko pa yung try gawin, yung tignan yung likes ng crush ko sa Twitter. Tignan mo, that's very important kasi yun yung hindi mo nakikita masyado sa feed mo na parang pinag-like nitong mga posts. Ano ba talaga siya? Kasi baka iba yung sinasabi niya sa tweet feed niya kasi ayaw niyang mabash. Pero yung mga nilalike naman niya, parang, ano ba? Sino ka ba? Wow. Doon mo malalaman yung totoo. Galing, te. No, tapos kapag nag-tweet yung crush mo, like ka lang ng like if you agree about it. Tapos, kapag may tweet siya, tapos may mga nag-comment na or like nag-reply na dun sa tweet niya, saka ka mag-reply, huwag ka mauna kasi medyo desperate moves yun. Mga pangatlo ka. Mga pangatlo na parang, ay, nadaanan ko sa feed ko. Sige na nga, bigyan ka tayo ng comment. Parang mga one week na yung tweet. Halatang-halatang in-stalk, no? Uy, huwag na mauni. 3 days. 3 days! 3 hours. Okay. Uy, naman, ako mga 1 to 3 days. Ganyan. Sa ako nagre-reply na parang, oh, did you know? Oh, contact okay. Na naman si bakla. Titignan ko yung tweet replies mo, yung mga kalandian mo. Uy, friendly ako sa Twitter. Wala ako nilalandi sa Twitter kasi wala lang. Hindi siya yung platform for me. Wow! Talaga. Yun din niya. Parang sa Twitter, syempre less jeje. Ano, sa tingin mo, saan mas marami? Though hindi ko naman ginadya, hindi jeje. Jeje funks yung... I think ano, depende on who you're following and who your followers are. Kasi ako, I'm only following the people that I like on Twitter. I think if you've got a lot of followers na super strangers talaga or like random, I mean, they could react to your tweets. You couldn't care less. Pero ako, happy ako every time na yung Twitter feed ko are from people, posts from people na with the same virtues and beliefs as mine. Kasi parang, paina, at least wala ko nakikita masakit sa mata kasi yung Facebook ko medyo... Besh! Gets. Although marami na ako in-unfriend sa Facebook, so tingin ko medyo okay na siya ngayon. Pero yung Twitter ko, safe space ko yan. Although public yung Twitter ko, yung Instagram ko private, yung Facebook ko private. Sa Twitter lang talaga ako sobrang bardagulan. Kasi parang, I mean, you know, madali yung makipag-away sa Twitter eh. Same, ako din. Public yung Twitter ko, wala lang. Di ba, parang makita ng potential crush mo na, ay, nag-comment si Anna. Pag-private ka kasi, tapos he's not following you, hindi niya makikita yung comment mo. So, medyo nakakasad. So, pinoblik ko na. Saan pate? Sige, Twitter. Oo, noted. Ang dami nga dyan ding nag-start. Twitter. Kasi kita mo agad so, din Facebook, yung mga interest Instagram, na Twitter. Oo. Sa LinkedIn, te. May luman din na sa'yo sa LinkedIn. Alam mo, naniniwala ako na LinkedIn talaga ang makakapagpaangat sa akin sa laylayan. Kaya mo, pag video mo yung crush mo sa LinkedIn, makikita niya. So, mag-ingat po. Oo! Oh, who viewed you? Who viewed your profile? Lalo na kung naka-premium yung crush niyo, oh my God, malalaman niya na nag-view ka ng profile niya. So, yeah. Ingat-ingat po tayo dyan, mga jesters. So, paano lumandi niya sa LinkedIn? To be honest, hindi ako yung lumalandi sa LinkedIn. Ikaw although, ang nilalandi. I mean, ayoko naman mag-assume. Wow! Pero kasi, if they're asking you out for like a night out na hindi work-related, medyo landi yun, di ba? Tano yun, mga na-meet mo na or as in LinkedIn lang, yung mga nalalandi sa'yo sa LinkedIn? LinkedIn, tapos connection of a connection. So, friend of a friend. Na ganun. So, makapaghanap nga doon ng prospect. Yes! Di ba may level of connection sa LinkedIn? Na parang second connection, yes. Third connection. So, mga second connection sila. Tapos parang ako, siguro na-meet ko na to, pero hindi ko talaga matandaan. Pero,
Pwede. Ay, dito siya nag-work. Nag-work din pala siya sa ganito. Madaling makita. Sa diba? Kung very work-oriented ka na person, sa LinkedIn ka lumande. As in, like, may kita mo kagad yung experiences niya, yung mga challenges, strengths and weaknesses. Mas maganda kung meron siyang MBTI personality doon. Para alam mo na kagad, ay, swak ba kami? Ay, gusto ko yan. Never ko pa yan. Hindi ako masyado nagli-LinkedIn. Pag nagaharap lang ako ng trabaho, nagli-LinkedIn eh. Teh, papagandahin ko nga yung LinkedIn ko. Uy, guys, because of the pandemic, LinkedIn hiring is at its all-time high. And then yung jobs being posted on LinkedIn is at an all-time high. So make sure you update your LinkedIn profiles. Make sure all of your experiences and work experiences, your strengths, weaknesses, your skills are in there. Kasi nandun ang pag-asa natin for the future. At ang future jowa. Ang pag-asa ng bayan. Sabi nga ni VP Lenny, iangat natin ang mga nasa laylayan. Let's go. Anong mga nationality tayo ng mga nagme-message sa'yo doon? Napaisip. They're working in the Philippines eh. Pero American, Canadian, yes. French. Gusto ko yung French. Sino nga yung sa 90-day fiancé eto na kami? Just... Sino nga yun? Si No Neck Ed. Yung girl, sino yung girl na sobrang ano niya? Idol? Ay, sobrang, oo. Feeling ko Scorpio yun. Scorpio ka? Scorpio ako. Oy, Aquarius ako. Oy, marami man sa close friends ko, Aquarius. Pero sa totoo lang, kapag landian, wala talaga kayong silbi. Grabe ka. Aminin mo. Aminin mo. Hindi ka sure. Wala kayong game. As in like, you're so, yung walls nyo, nahiya yung Great Wall of China. Ganun yung level ng walls nyo. Medyo. Tear it down so that people could enter. Ano ba? Scorpio kasi wala kami pakialam eh. Oo. Pag sinabi yan kami, hindi ka naman masyadong maganda. O baka sinabi ko ba? Bakit mo ko nilalait sa mga bagay na hindi ko naman ina-assume? Wow! True. Ganon. So like, feeling ko yung mga Aquarius talaga. Pero loving, lovable people kayo. Pero like, wala kayong kwenta lang lumandi. Nakakainis kayong kalandian. Yun yung totoo. Pero true yung walls. May walls. Tapos sobrang maingat sa reputation na... Grabe atake. Pinas. Wow, bakit totoo naman? Tapos, like, kunwari, yung crush mo, chinat mo, tapos hindi nag-reply sa'yo after 3 hours, doon nag-reply. Hindi nyo rin nare-reply yan. Parang, pinaghintay mo ako, ha? Oh, okay. My God! Okay, mamaya na ako magre-reply. Bakit ba kaya? Parang, nahimatay ako. May problema kayo sa utak, mga Aquarius, no? Bakit gaganon? Teka, ganon ako. Ang galing mo. Kinababa ba na pagkatao nyo, mag-reply agad? Hindi ko alam kung dahil Aquarius ako o sa personality ko. Teh, yung parang, potek, di na nag-reply, bahala ka dyan. Kahit crush na crush mo, parang gets. Bakit? Okay lang mag-reply ako agad. As in, like, kunwari, after 7 hours, saka lang siya nag-reply. Parang, I'm sorry, I did something, ganyan-ganyan. Tapos mag-reply siya sa last comment ko. Reply ako agad. Just parang kung isipin man niya na parang grabe, type na type naman na nito, ang bilis mag-reply, sabihin ko lang, oh bakit? Lagi kong hawak yung phone ko, hindi ka special. Pwede. Mabilis talaga ako mag-reply. Magka-sumero. Totoo naman. True. Ted, ano naman? Ito naman, umabante na tayo. Umabante. Mag-move forward tayo. Kunyari, ayan, may nakalandian ka from any yan sa mga social media. Ngayon, sa gitna ng pandemic. Ano kung gusto niya na magkita? Anong gagawin niyo? Problema ko yan ngayon. Siguro mga 3 months ko ng problema yan. Paano maging safe? Siyempre. Kasi sa condo namin ngayon, bawal visitors since lockdown. So, parang ako, magiging ganap na cactus na talaga ako dito. Gusto ko na lang maging halaman kasi wala akong magawa. Pero may paraan. May paraan naman, sis. Meron tayong tinatawag na autobar. So, autobar, susunduin ka ng auto. Tapos, may darating na auto. May dala ka alak. Tapos, sa auto kayo iinom. Habang lumilibot.
Ganon lumande ngayong pandemya. Up yun, te? Ha? Hindi. Yun na yung tawag ko. Kasi before, like, yung uso yung The Bar, nung nasa LB pa kami, yung mga barkada ko sa DevCom, shoutout Ivan Bautista and Pau Gidalanga. Nag-auto-bar kami. Uh-huh. Na may dala kami yung The Bar, tapos nag-drive around. Umabot pa kami Paranaque one time eh, tapos umiinom lang kami while driving. Siyempre yung driver, bawal siya uminom. Pero umiinom kami sa kotse. So yun yung auto-bar. So ngayon, sa gitna ng pandemya, bilang bawal ka magpaakyat sa condo mo, tapos bawal pumasok sa subdivision or village nila, susunduin ka ngayon ng auto. Tapos, pagsakay mo, may dala kang pang-bar. So, auto-bar. Ganon. Eh, ang galing. Ikaw lang yun naka-ano nun? Ikaw lang nag-coin nun? Oo. Iba ka. Iba ka talaga, te. Ikaw ay legend. Sa landian. Legend? Eh, paano naman kung wala siyang kotse? Ayun lamang. Madali, isipan mo, paano lalande? Walang kotse, ganun. Hindi ko alam kasi so, isipin natin lahat. Yun. Isipan natin yung bago yung mga kadjusters. Mga kadjusters? Kung ano nilalande po ninyo ay walang auto, siguro kailangan nyo pag-isipan muna kung bakit nyo siya nilalande. Grabe, grabe. Joke lang. Hindi, kung walang auto, chineko na yan. Mm. There are hotels open right now in the metro. Whoa! Ano? Excuse me, wait lang. Bakit? Bawal mag-hangout sa hotel with friends if you wanna drink. So parang may mga hotels na open, so you could book ahead of time. And then Grab is also available. So, ano kung gusto niyong mag, ano, dinner out, lunch out lang ganyan? Okay, for dinner out. Wow, talaga. Meron na mga restaurants ngayon who practice social distancing. So, pwede na kayo mag-dine-in, but reservations only siya. So, kung gusto niyo po maglandian at magkita sa panahon ng pandemya, kung maaari lamang, paghandaan po ninyo ito. Hindi po maaaring area lang kayo ng area sa Metro Manila. Kung hindi, mahuhuli po kayo. Pero paano kung, ang dami kong tanong, paano kung ano? Na-meet mo lang siya online, ganyan. Or dating app, pwedeng sa Facebook, pero di pa kayo nag-meet. Ano, hindi pa kayo nag-meet ever. Tapos, hihingian mo ba siya ng medical certificate muna? Alam mo, sa totoo lang, yan talaga yung ano, yan talaga yung fear ko ngayon. Parang, diba? Malalaman ko malinis to. Dapat may ano talaga, you know, rapid testing na ano eh. Teka, hindi naman tayo ano. Gusto lang din natin maging safe. Itatanong ko actually kung like sino yung mga kasama sa bahay. Kasi kung may senior citizen, tapos may mga, alam mo na, yung mga mataas yung risk sa exposure. Gusto ko yung may checklist ka. May checklist ako. Pag sinabi niya, ano oh, I live with my mom. Ayun, parang, where are you staying? Sabi niya, at home with my parents. Ganyan-ganyan. Oh, are they senior citizens? Ganon. Pag sinabi niya, oh yeah, they're kind of old already. Parang, ah, eh wala pa silang sakit. So, sabihin, clean ka. Deduction na. Paano kung ikaw palang may dalat eh? Yun lamang. Kung asymptomatic ako, ay pasensya na po. Charot. Pero, yung health card namin ngayon, may free rapid testing siya na test. So, meron akong certificate na mapapakita na I am clean inside and out. Gano'ng ka-clean? Sobrang clean. 3 months clean. Charot. Thanks, ilang so buwan na po ako malinis, charot. Anyway, so yun. Pero, I wouldn't suggest ha, kung like walang private car, mahirap ngayon lumandi na walang private car talaga. So, I think, kailangan mo nang humiram sa tatay nila ng kotse. Okay rin yung mga ano, drive-through dates. Uy, nagawa ko na yung ano ah, parking lot date. McDo parking lot date, nagawa ko na siya. Ano siya? ano siya? So, nag-drive around, ganyan-ganyan, eme-eme. Tapos, pumunta kami sa favorite McDo branch niya daw na hindi ko malaman bakit sa Pasig. So, anyway, sige. Teh, tayo ka pa kay Bico Soto. Siyempre, dun tayo sa favorite nating mayor. Tapos, nasa parking lot lang kami sa McDo. Tapos, kumakain kami ng BFF fries saka Sunday, ganyan-ganyan, eme-eme. Tapos, yun. Mga natapos kami, 3 a.m. Tayo.
Te, ang kawawa naman ako dito sa Batangas. Diyos ka. Diyos. Mga Batanggenyo, galingan po natin. Wow. Hoy, in fairness, mahirap pa rin naman dito sa Makati, ah. Although yung range ko nasa ano naman na BGC, Pasig, QC. Oh. Te, abot ka pa ng QC. Eh, dayo ka pa ng QC. Girl, lumabot ako ng Valenzuela. Gusto mo yun? Shout out mga jesters. May mga jesters mo na kayo. Jesters! Let's go! Kung sa, pag saan po kayo abot yan si Rilo. Uy, grabe. Okay lang naman kasi wala naman nagre-request ng exclusivity sa panahon ng pandemya. Nakakaloka lang yun. Kapag may nag-request sa inyo ng exclusivity, expect nyo na iiwanan kayo. Mauuwi lang din kayo sa thank you sa lahat. Paalam. Thank you, salamat. Salamat. Yeah, thank you, salamat. Kaya kapag nasabi na, marami ka bang kausap? Trick question yun. Huwag yun sasagutin. Bakit? Ba't tinanong ka kung marami ka bang kausap? Siyempre, gusto niya marinig na siya lang yung kausap mo, na special siya, na sa kanya lang yung oras mo. Parang, bakit? Deserve mo na ba? Ten, dami ko natututunan sa'yo, ha? Oh, napagod na ako. Wait lang yung... Sabi ko sa'yo, uminom ka eh. Mali nga uminom. Ano ba yan? Mamaya na akong gabi. Wait, meron nga akong beer. Gusto ko sana kunin. Pero sige, wait lang. Ano pa mga... Ayun yung mga problema sa online landian. Like, for example, syempre, nag-send ka sa kanya ng kumari, yung release ng Blackpink, ganyan. Parang, oh my God, ito na yung comeback na ano, ng Blackpink, ganyan. Tapos di siya nag-react. Okay lang. E di send mo sa tatlo pa. Tignan mo kung sino magre-react. Dapat marami ding options, no? Sa panahon ngayon, wala talagang sense yung exclusivity. Kasi yung attention span ng mga tao, nandun sila sa level na parang kung sinong sumagot. Diba? So, kung sino mag-reply, okay, ganyan, diba? So, siguro ang pinakamasarap diyan matutunan, how to know if someone's being bullshit. Parang, ay, ginagago lang ako na ito eh. Paano ko ba, ano ba to? Pag-aksayan ko ba ng oras? Mga ganon. Eh, pwede yung isang another episode, yung paano mo malalaman kung ginagago ka na. Paano malalaman na hindi ikaw lang ang nilalandi niya? Oh my God! Handa na ba kayo? Handa na ba kayo mga Jester sa part 2 with Drill Ramos? Sasagutin niya ang mga umaatikabong tanong patungkol sa kanyang Nakakaalam mo lang din. Pero sige, okay. Oo nga eh. Sana nga ni-record ko eh, Justine. Okay. Yung problema ngayon, isa pa, sa problema ngayon sa lockdown, nahihirapan yung girls, kapag sila yung may gusto dun sa gaya, nahihirapan yung girls to message a guy without coming off na patay na patay ka. Attack. Joke. Is it true or not? Diba kasi parang, kasi isipin niya, pag sinin ko ba sa kanya to, iisipin niya na gusto ko siyang yayain pumunta ng Seoul? Ako agad. Ba't ka affected? Abroad agad eh. kasi ganun ako eh. O paano nga yun may address? Ako medyo ganun. Yung parang, kunyari gusto kong dumamoves ng konti, pero naisipin ito, crush na crush ko siya. Kahit konting crush lang naman. Ako, ang recommendation ko dyan, suggestion ko sa inyo, stop overthinking. Kasi, parang, regardless naman, if you send it, at least you try it. If you didn't send it, you didn't try. So, either way, wala ka mapapala dun sa crush mo. Sabi nga ni Michael Jordan, you miss 1,000 shots of the shots that you didn't take or you didn't do. So, parang, try lang ng try, mga bakla. Eh, kung sabihin niya na, kung ano man yung iniisip niya na parang isipin niya patay na patay ka, hindi mo naman malalaman eh. Unless may magsabi sa'yo na parang, uy, sinabi nung crush mo na mukha ka daw patay na patay sa kanya. But at the same time, have some self-respect.
So, yung mga sinesend mo sa kanya, i-schedule mo naman. Huwag naman yung every 2 hours, mga jasters. Medyo nakakahiya naman tayo doon. Siguro mga every 2 days, ganon. Or like, kung may pumatok man na article, dun mo lang isend. So, parang, don't act like it's a big deal whenever you're messaging your crush. Kasi whenever you overthink it, lalo kang nawawala ng confidence to talk to them. So, wala na akong chance. Kasi kung paano yung crush mo tuod. I know so many diba? People. Just... Diba? Paano kung yung crush mo Capricorn? So, wala na kagad kwenta kausap. Grabe ka sa mga Capricorn. Wala talaga silang kwenta kausap. Ano ba yan? Wow. Kasi dugit eh. Ang dami mo maganda sinabi. Sana pala nag-ano ko dito ng notebook, ano, na ito ang mga gagawin ko. Te, baka pagkatapos nito, yung mga messenger ko, sobrang busy na. Tiyos, hindi. Yun naman ang gusto natin. Wow! Yun naman ang gusto natin! Pero ako, hindi na rin ako masyadong... Naalala ko na medyo bata ako, ganun ako. Parang pag-crush ko, talagang may message ko. Wow! Oh, te, nung college. Totoo? With push with friends, sa mga friends. Ngayon, wala kasi akong masyadong crush ngayon. Parang wala akong potent, wala akong inaay. Tingnan pag meron. Oh, ay, meron crush. Pala. Just... Ang dami kong crush, pero hindi ko minamessage. Busy pa ako. Ano yun? Nag-advise-advise tayo dito ng ano. Tas, hindi ko minamessage pala, kasi hindi. Busy pa ako. Busy pa ako. Meron pa ako tayo in-entertain. Ako paghanap nga ng crush. Meron ako mga crush na ano eh, dating-dati pa. Mabaligan. Just... And like, LB-LB pa? Hindi, wala. Charot lang. Hindi, wala akong crush. Sabi nito kasi, at yung kamukha ni Edward Cullen, nilaglag. Ta, hindi ko yung crush. Hindi ako may crush doon. Si, tut! Hindi ako may, hindi ko yung crush, ha? Ang crush ko lang talaga ng ultimate ng college ay si, tut! Joke! Siyempre, edit ko to, te. Tangina. No ba yan? Weak shit? Ma-Aquarius talaga? Sige, ito na lang, te. Para, feeling ko marami pa tayong gusto ko nung episode na ano, yung kanina, yung how to malaman kung ginagago ka na. Saka yung mga ghosting. Nakapag, ano ka ba sa mga ghosting? May mga experience ka sa ghosting o ikaw ang ghoster? Napatahimik siya. Alam mo, hindi ako ghoster. Nagme-message ako. Na parang, I don't wanna continue talking to you. As an honest and respectful person. Very good ka dyan. Pini ko gano'n naman like, dapat. Oo. Pini ko gano'n naman dapat talaga. So, te, ayun na lang. Last, ano, kung may, baka may mga gusto pang sabihin sa mga gusto lumande, para ma-push yung mga jesters na, okay, galingan, mas galingan nilang sa paglande ngayong may pandemic. Jesters, bilang tayo ay nakakulong sa ating mga tahanan, kung mapapahiyaman kayo, yung crush nyo lang yung makakaalam. So, gawin nyo lang. Gusto ko yan? Gusto ko yan? Kasi, kung isi-screenshot niya yun, kasi ipopost niya, siya yung nakakahiya. Diba? Pero kung mapapahiya ka sa kanya, tapos he's gonna say no, okay lang. At least you tried. Paano kung you didn't try? Eh, gusto ko yun. Gusto ko yung at least you tried. At least, ako din ganun. Siguro kaya din ako malakas ang loob nun dati. Parang at least sinubukan ko. Kung hindi niya bed, edi wala. Kung gusto niya, edi go. Wala diba? Kang pagsisisihan. Na, bakit di ko siya minessage? Oh. Malay mo yung crush mo yung tipo ng tao lang talaga na hindi talaga conversationalist. Or like, ayaw talaga nakikipag-usap ng una. Introvert pala. Tapos ikaw pala yung susi para mabuksan ang pinto ng Narnia. At malandi siya. O, oh, diba? Gusto ko yan. Ikaw. So, ayun, mga ka-jasters, gawin nyo lang. Sige, message nyo lang. Galingan nyo lalo kasi mahirap na. Malin nyo, malapit na magunaw ang mundo. Abay, galingan nyo na sa mga crush nyo. Kaya ang ako, ginagalingan ko na dun sa crush ko. Char. Is talaga ba? Joke lang. Isipin nyo, mamamatay na rin naman tayo soon. Mamatay na tayo may jowa. Sige. Tagagalingan ko na. Ang pangit yung last line. Paggagandahan mo yung pinaka-last line. Gandahan mo. Kung mamamatay tayo bukas, mamamatay tayo walang pinagsisisihan. Kaya go, i-message mo na.
Thank you so much, Real Ramos. Ako pagod na dito katatawa eh. Dahil, uy, na-miss kita. Well, miss mo ako, hindi. Inom tayo. Ayos lang. Umiinom nga ako. Plastikan lang po. Sakto lang. Sakto lang naman. Thank you so much, Real. Kasi wala lang. Ang saya. Feeling ko, love you too, kinakapatid. Maraming natuwa dito. At ako din ito ang tuwa. Tawa ko lang tawa. Sa mga justice. Gusto ko tuno ng mga taga Batangas. Ako ay itong tuwa. Tawa kong tawa. Gusto mo yung mga ganito kasi yung ex mo ganun to. Ah! Bastusan! Taga-south. Tiga-south. Okay. Gusto mo yung ganito to, no? Ano? So, ayun, uh-oh, te. Magpapasalamat na ako sa'yo at sa mga Jasters sa pakikinig. And please follow Kudaserio on Spotify. Ina-upload din namin to sa YouTube. Feeling ko sobrang saya nitong episode na to. Panoorin nyo to sa YouTube. Tawan-tawa ako. Ang dami namin mga action-action dito. At you can also listen to Kudaserio sa Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. And you can also support this podcast sa anchor.fm/jazzabirilia/support. Thank you so much, Reilte. Salamat. Bye-bye na tayo sa mga Jasters. Bye, Jasters! Bye, mga Jasters! Stay safe!